Hello! Magandang araw! Ako ulit ito, si Ate Queen Raz, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong may aral! At welcome sa Episode 3 ng Kwentong Pambagets, Season 2! Bago tayo magsimula ay magbasa muna tayo ng sagot tungkol sa kwentong ang birthday ni Queen Raz. Ang unang tanong, anong klaseng students ang hindi invited sa birthday ni Queen Raz? At pangalawang tanong, ano ang natutunan niyo sa kwento? Ang sagot ni Christoph, ang mga nerd kagaya ni Mark at Eva. Huwag mambuli ng ibang tao kasi kung sino pa ang mga nerd, sila pa ang mababait. Ang sagot naman ni Arcel, yung mga nerd at pangit. Maging mabait sa kapwa-tao at huwag mapanghusga sa tao. At ang panghuli, ang mga hindi invited ay yung mga nerd at pangit. Ang natutunan ko po sa kwento ay tanggapin kahit sino man sila dahil sila ay tao pa rin, walang pangit or nerd, dahil lahat tayo ay gawa ng Diyos. At sila pa ang mga nakasagot sa ating tanong. At alam nyo ba, 10 lang ang nakakuha ng tamang sagot dahil ang sagot ng iba sa tanong ko sa number 1, si Mark at Eva. Ang tanong ko kasi, ano ang klaseng tao? Hindi, sino ang hindi invited? Kaya 10 lang siguro yung nakatama. Sa susunod, makikinig kayong mabuti ha! Tara, simulan na natin ang kwentuhan! Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Paboritong Ampon. Noong unang panahon sa lugar ng Brookhaven ay may 2 bata na nasa ampunan. Alam mo kung ano ang wish ko? Sana may mag-ampon na sa ating 2! Excited na ako makapasok sa totoong bahay at sinisigurado kong mamahalin ko ang ating magiging magulang. Ako din. At sana bilhan nila tayo ng madaming laruan. At maya-maya lamang ay may isang babae na pumasok sa bahay ampunan. Uy, tingnan mo. Mukha siyang mabait, oh. Oo nga, no. Sana ampunin niya tayo. Wow, sakto. Wala akong anak. Kaya gusto kong mag-ampon ng isa sa kanila. At nagsalita ang tauhan sa adoption center. Naku ma'am, hindi po pwedeng isa lang ang ampunin niyo. Sila po kasi ay magkapatid at hindi po dapat silang magkahiwalay. Yan po kasi ang rules dito sa aming ampunan. Okay, walang problema. Sige, aampunin ko na silang 2. Mabuti naman kung ganun ma'am. Maraming salamat po. Lumapit si Miss Belinda sa 2 bata at kinuha na niya ang isa. Tingnan mo tong batang ito. Sobrang ganda at sobrang cute. Tatawagin kitang Amara, ang aking anak na si Amara. At sunod naman niyang kinuha ang isa pang bata. Ew! Ano ba tong bata na to? Ang pangit! Betty na lang ang ipapangalan ko sa'yo! Excuse me po ma'am, pero hindi niyo po dapat ginaganyan ng mga bata. Anak ko na sila ngayon, kaya't sasabihin ko ang mga gusto kong itawag sa kanila. At inuwi na ni Miss Belinda ang 2 bata. Mami? Excuse me po, pero bakit parang hindi na po maganda ang mga gamit dito? Ang luma po. Ay, naku. Sorry, my daughter Amara. Luma na kasi yung mga gamit dito kasi kay lola mo pa to eh. Mami, ang ganda-ganda po ng bahay natin. At saka ang mga gamit, ang cool. Shh! Tumahimik ka! Lahat ng ito ay kay Amara. Sapit ka lang naman eh. At kapag ikaw ay may ginawang hindi maganda, papalayasin kita sa bahay na to. Opo, Mami. Sorry po. Sumapit ang gabi at dinala na ni Miss Belinda ang kanyang mga ampon sa kwarto nito. Amara, dito ang kwarto mo. Ang ganda, di ba? Parang ikaw. Opo, Mami. Sobrang ganda. Gustong-gusto ko po ito. Mabuti naman kung ganon. Mami, saan po ang kwarto ko? Oo nga pala. Halika, sumunod ka sa akin. At sumunod si Betty kay Aling Belinda. Dito! Dito ka sa CR magkakwarto, okay? Huwag kang aangal. Ang baho po dito, Mami. At malamig po. Wala na akong ibang kwarto dito sa bahay. Kung gusto mo, sa labas ka na lang ng bahay matulog. Bakit hindi na lang po ako tumabi kay Amara? Magkapatid naman po kami. Kung magkapatid kayo, bakit ang pangit mo? At ayoko sa pangit na anak.
Nalungkot si Betty sa sinabi ni Belinda, pero pumayag na din ito. Okay po, Mami. Sige po, dito na lang po ako. Amara, sweetie. Good night. Good night po, Mami. Punta na po ako doon. At bumalik na sa kwarto si Amara. Mami, good night po. Ikaw, Betty, matulog ka na. At huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Kapag ako at si Amara ay nagising, lagot ka talaga sa akin. Opo, Mami. Good night po. Sinabi ko bang magsalita ka? Lumayas ka na! Umalis na si Betty at nahiga na to sa kanyang higaan. Ang ginaw. Pero pwede na dito kaysa sa labas ako ng bahay matulog. Kamusta ang tulog mo, anak Amara? Hindi nga po ako nakatulog ng maayos eh. Bakit? Nag-ingay ka ba, Betty? Ha? Ma, hindi po. Malamig po kasi eh. Kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Opo, Mami. Sobrang lamig po kasi. Wala po akong makapal na kumot. Pero okay lang po dahil may bahay naman po akong tinutulugan. Salamat, Mami. Ngunit hindi ito pinansin ni Miss Belinda. Anong gusto mong pagkain, Amara? Gusto ko po ng fried chicken. Puro po kasi gulay sa ampunan. Mami, Mami. Ako po, gusto ko po ng hotdog. Tinatanong ko ba kung anong gusto mo? Kumain ka ng tira-tira. Andun sa ref. At umalis na si Miss Belinda kasama ang kanyang Amara. At ang naiwang Betty ay pumunta na sa kanilang refrigerator. Yum! Sarap! Pwede pa din naman to ah. Pero bakit kaya laging galit sa akin si Mama? Ang ganda mo, anak! Siguro, kapag sinali kita sa pageant, mananalo ka! Thanks, Mom! Si Betty din po, lumaki ng maganda, oh! Tingnan mo, Mommy! Yan ba ang kumanda? Tingnan mo nga, oh! Mukhang basura! Ang pangit pa din! Mom, bakit ka ba laging ganyan sa kanya? Lagi kang galit! Buti nga, eh! Pinapangain ko pa din yan at pinalaki ko! Okay lang, Amara! Ginawa lang naman niya kung ano ang mabuti. Hindi, Betty. Ang sama-sama na ugali niya. Amara, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan kay Mami. Mag-sorry ka sa kanya ngayon. Hoy, Betty! Huwag mong utusan ang anak ko sa mga bagay na ginagawa niya. Malaki ka na at kaya mo nang mabuhay mag-isa. Umalis ka na ngayon sa pamamahay na to. Ngayon din! Nagulat ang dalawang magkapatid sa sinabi ni Miss Belinda. Pinapalayas pa siya? Oo! Umiyak na umalis si Betty. Ano nang gagawin ko ngayon? At may biglang lumapit sa kanya ng isang lalaki. Magandang umaga. Ikaw ba si Betty? Opo, pero bakit niyo po ako kilala? Tauhan ako sa ampunan. At hinahanap kita dahil magkakaroon ng beauty pageant. Ang sasali po ay ang mga inampon sa ampunan? Oo, tama ka. Kaya't sumali ka. Naisip ni Betty na wala din naman siyang pupuntahan, kaya't pumayag na din siya. Sige po, sasali ako. Sumunod si Betty sa lalaki at pumunta ito sa isang salon. Wow, first time ko to. Ang saya-saya naman. At makalipas ang ilang oras, ay natapos na siyang ayusan. Wow, Betty! Sobrang laki ng ginanda mo! Salamat po! Ready-ready ka na para sa laban! At nakarating na sila sa gaganapan ng labanan. Betty, tingnan mo! Ikaw na ang susunod sa kanya. Ihanda mo na ang speech mo, ha? Opo, ready na! Nagsimula ng rumampa si Betty. My name is Betty. Habang si Betty ay nagsasalita sa harap, ay saktong dumating ang kanyang kapatid at ina-inahan. Ma, kinakabahan ako. Baka makalimutan ko ang sasabihin ko. Huwag kang kabahan. Sigurado akong ikaw ang mananalo dito. Unang-una po sa lahat ay gusto ko pong pasalamatan ang aking kapatid at ang umampon sa amin. Wait, Mommy. Si Betty ba yun? Hindi maaari, no? Masyadong maganda yan. Kung hindi sa kanila, ay wala ako ngayon. Simula nung bata ako, ay sa banyo lang ako pinapatulog. Hindi sinasama sa pag-alis at palaging tirang pagkain ang pinapakain sa akin. Pero kahit ganun, ay nagpapasalamat pa din akong may nagampon sa akin at may bahay akong inuuwian. Kaya't maraming salamat po, Mama.
palakpakan ng mga tao nang biglang bumagsak sa sahig si Miss Belinda. Mami, tulong! Isugot natin siya sa ospital! Dinala sa ospital si Miss Belinda at malubha ang kalagayan. Samantala, si Betty ang itinanghal na panalo sa pageant. Congrats, Betty! Mag-uwi ka ng 100 million Robux pesos! Maraming salamat po! Malaking tulong ito! Sa kabilang banda, ay nalaman agad ni Betty ang nangyari kay Miss Belinda. Mami, andito na po si Betty. Ayos, nandito na kayo. Gusto ko lang sabihin na kailangan ng 100 million Robux para mapagaling ang iyong ina. Malubha na kasi ang kanyang kalagayan. Dok, wala pong problema sa babayaran. Ang mahalaga po ay mapagaling niyo ang aming mami. Babayaran ko na po ngayon. Mami, gumising ka na. Wala ka nang poproblemahin. Si Betty na ang bahala. Mami, gumising ka na. Ako na pong bahala sa lahat. At nagising na si Miss Belinda. Betty, gusto kong humingi ng patawad sa'yo. Dahil kahit naging masama akong ina sa'yo, ay kahit kailan ay hindi ka gumawa ng masama. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. At maraming salamat sa'yo, aking anak, Betty. Walang anuman, Mama. Sabi nga po nila, kapag binato ka ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. Masama po ang gumanti, kaya gagawa po ako ng mas maganda para mas marami din pong blessing ang dumating sa atin. At simula noon ay naging masaya na silang isang pamilya. At dyan nagtatapos ang kwento na ang paboritong ampon. May natutunan ba kayo sa ating kwentuhan? Para malaman natin ay mag-iiwan ako sa inyo ng dalawang tanong. Ang unang tanong, bakit hindi pwedeng isa lang ang amponin ni Miss Belinda? At pangalawa, ano ang natutunan niyo sa kwento? Ako ulit ito, si Ate Queen Raz, ang mag-iiwan sa inyo ng mga kwentong may aral. Hanggang sa muli, bye-bye!